Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kapatid. Tayo po ay nagpapasalamat muli sa Panginoon na tayo ay nagkasama-sama para dito po sa ating OPM. At ngayon po ay binewelcome ko ang lahat na nandito po sa ating FB Live at ganyan din sa lahat ng nandito po sa ating Zoom. At tayo po ay patuloy na dumulog sa Panginoon na mayroong pagpapakumbaba at atin pong hingin sa Kanya yung Kanyang patnubay upang tayo maging tagapamagitan para sa mga tao na nais Niya na atin pong itaas sa panalangin. Kaya welcome po at ngayon po ay atin pong simulan sa atin pong pag-awit ng papuri at pagsambang awit. Ngayon po, hilingin natin si Teacher Kat para sa atin pong panimulang panalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy po Panginoon kami na lumapit sa inyong trono po Panginoon ng buong pagpapakumbaba. Panginoon, patuloy niyong gawin karapat-dapat ang bawat isa sa amin, Panginoon, na lalapit sa inyo, Panginoon, ngayong araw na ito. Hinihiling po namin, Panginoon, na samahan niyo po kami ng inyong banal na Espiritu sa aming mga kanya-kanyang tahanan. Panalangin din po namin, Panginoon, na pagbukulurin niyo po ang bawat isang kapatiran ng inyong pag-ibig, Panginoon, at ng inyong salita. Ikaw po, Panginoon, yung patuloy na magbigkis sa amin sa panalangin, Panginoon, sa oras na ito. Ito po ang may aming panalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ngayon po ay atin pong babasahin ang atin pong pagbubulay-bulayan sa gabing ito. Matatagpuan po sa mga awit, kabanatang 119, talatang 129 hanggang 136. At ganito po yung ating mababasa. Lubos akong humahanga sa bigay mong mga turo, lahat aking iingat at susundin ng buong puso. Ang liwanag ng turo mo'y nagsisilbing isang tanglaw, nagbibigay dunong ito sa wala pang karanasan. Halos humihingal ako dahilan sa kasabikan na matamoy ang aking minimithing kautusan. Ako'y iyong kahabagan, ngayon ako ay lingapin at sa mga taong tapat, itulad mo ang pagtingin. Sang-ayon sa pangako mo, huwag mo akong hahayaang mahulog sa gawang mali at ugaling mahahalay. Sa sino mang naghahangad na ako ay alipinin, iligtas mo ang lingkod mo't ang utos mo ang susundin. Sa buhay ko'y tumatanglaw ka at ako ay pagpalain at ang iyong mga utos ay ituro mo sa akin. Parang agos na nang batis ang daloy ng aking luha dahilan sa mga taong sa utos mo'y sumisira. Pinagpala po ng Panginoon ang pagkakabasa ng kanyang mga salita. Para po sa ating maikling
pag-aaral at pagbubulay-bulay, ang pinakatema po ng atin pong pag-aaral sa gabing ito ay ang pagpapahalaga sa salita ng Diyos. No? Ang pagpapahalaga sa salita ng Diyos. Alam naman po natin lahat na ang salita ng Diyos ay mahalaga. Kaya nga kahit po doon sa Joshua 1:8, do not let the word of the Lord depart from your mouth, meditate on it day and night. Paano ba natin masasabing nagpapahalaga tayo sa salita ng Diyos? Alam mo ninyo, meron pong dalawang bagay na makikita tayo dito. No? Yung pagpapahalaga natin sa salita ng Diyos at yung pagpapahalaga din ng Diyos sa kanyang salita. No? Doon po yung pinaka-iikot yung tema natin. Una, dito po sa Psalm 119, Awit 119, 129-130, ito po yung mensahe na makikita natin. Kung babalikan po natin yung talata, ang sabi po doon sa verse 129, lubos akong humahanga sa bigay mong mga turo. Lahat aki iingat at susundin ng buong puso. Kaya dito, yung salmista, ang sinasabi niya, hinahangaan niya ang salita ng Panginoon, yung mga turo ng Diyos. No? At ito ay kanyang iniingatan. Ibig sabihin, iniingatan niya saan? Sa kanyang puso, sa kanyang isipan. At doon, dahil yun ay nasa puso at isipan niya, nagagawa niyang sundin ito. At napakahalaga po yung salitang iniingatan. No? Kasi paano ba natin iingatan ang salita ng Diyos bilang pagpapahalaga natin sa kanyang salita, sa kanyang mga turo? Una, ang pinakasimpleng paraan para masabi natin iniingatan natin ang salita ng Diyos ay ilalagay natin sa ating puso at sa isipan. Sa madaling salita, mag-memorize. No, yun po ang ibig sabihin nun. I-memorize po natin ang salita ng Diyos. Ilagay natin sa ating kaisipan, sa ating puso. Yung paulit-ulit na pagbasa, patuloy na pagbibigkas ng salita ng Panginoon, unti-unti pong pumapasok na yan sa ating puso, sa ating kaisipan. At yun po ay mahalaga. Bakit? Kapag dumarating ko yung mga ibang klaseng mga utos o mga salita na nanggagaling sa mundong ito, halimbawa yung mga pampahina ng loob, pumapasok yung salita ng Diyos, ginagamit siya ng Banal na Espiritu para tayo ay paalalahanan doon sa mga salitang nasa atin ng puso at isipan. At dahil doon, nagagawa nating naging makapangyarihan yung salita ng Diyos sa ating buhay at ito yung ating nasusunod. Kaya maganda yung resulta nito. Sabi nga, kapag ang salita ng Diyos ay iniingatan natin at sinusunod natin, ang resulta ng sa ating buhay ay karunungan at gabay. So binibigyan ho tayo ng karunungan ng Diyos at tayo ay ginagabayan sa dahil doon sa salitang iniingatan natin at atin pong sinusunod. So yun po yung unang pakikita natin dito. Pangalawa, dito po sa Psalm 119 verses 131 to 133, ano naman ho yung binanggit dito? Kung atin pong babalikan, ang sabi ho dito ay halos humihingal ako dahil sa kasabikan. So meron siyang excitement. Saan? Na mata mo yung minimithi niyang kautusan. Ibig sabihin na mata mo, yung kanyang sinunod na salita, lagi pong mayroong resulta yon. At dito, ang ibig sabihin lamang, ang Diyos, pinapahalagahan din niya yung kanyang salita. Dahil yung kanyang salita ay magbibigay ng pabor sa atin. No? Kung iniingatan natin ang salita ng Panginoon, at pinapahalagahan natin, pinapahalagahan din ng Diyos yung kanyang salita. Dahil ito may mga kalakip na mga pangako. Kapag sinunod natin, ito ang gagawin ng Diyos. Kaya ibig sabihin, may pabor kang makukuha. No? Kaya yung pagpapahalaga sa salita ng Diyos, hindi lamang ito nagbibigay sa atin ng yung pag-iingat at yung pagsunod natin, nandoon din yung pabor na binibigay ng Diyos. At ano po yung mga resulta nito? Yung kahabagan ng Diyos ating nararanasan, yung kanyang pag-aalaga, no? At yung kanyang paglalayo sa atin na mahulog tayo sa masama. Kaya mababasa po natin yan doon sa verse 132 and 133. Ngayon po, yung pangatlo at huli na makikita ho natin dito na masasinasabi naman po sa verses 134 to 136 ay ito po, sa sino mang naghahangad na ako'y alipinin, iligtas mo ang lingkod mo, ang utos mo ang susundin. Sa buhay ko'y tumatanglaw ka at ako'y pagpalain at ang iyong mga utos ay ituro mo sa akin.
Parang agos na ng batis ang daloy ng aking luha dahilan sa mga taong sa utos mo'y sumisira. Kaya dito po, yung pangatlong mensahe ay yung kung tayo ay binibigyan ng pabor, bakit tayo pinapaboran ng Panginoon? Dahil nais niyang tayo ay gamitin. No, gagamitin kang instrumento para sa iba. No, so tayo muna yung unang pinagpapala. At ano po ang resulta noon? Ang resulta po noon ay yung kaligtasan, pagpapala, at magandang patotoo natin sa ibang mga tao. Kaya nais ng Panginoon na nagpapahalaga tayo sa kanyang salita. Kaya nga yung pagpapahalaga sa salita ng Diyos ay meron tayong pag-iingat at pagsunod doon sa bahagi natin. At sa bahagi naman ng Diyos, merong pabor na ibinibigay ang Diyos sa lahat ng nag-iingat at sumusunod sa salita ng Diyos. At dahil doon, gagamitin ka ng Diyos bilang instrumento para sa iba. Para saan? Para sa kaligtasan, para sa pagpapala, at magandang patotoo para ang tao ay maniwala na meron ng buhay at makapangyarihang Diyos na tapat sa kanyang mga salita dahil ito ang ating pinahalagahan. Sa diwang ito, patuloy nating gawing mga prayer points po itong mga salitang ito at hihilingin ko na tayo ay sumandaling yumuko at tayo'y manalangin. Dakila at makapangyarihang Diyos, maraming salamat po sapagkat mahalaga ang inyong salita. Meron pong kapangyarihan ito. Kung ito ay aming iniingatan sa aming puso't isipan at ito ay aming sinusunod na mayroong katapatan at mayroong pagtatalaga. Hayaan nga po ninyo na sa paggising pa lamang namin sa umaga ay bigyan na po namin ng pagpapahalaga ang inyong salita sa pamamagitan ng pagbabasa at pagbubulay-bulay ng inyong salita. At salamat Panginoon dahil may kapangyarihan ito upang yung inyong mga pangako na kami ay bigyan ng pabor ay magkakaroon po ito ng kaganapan. Salamat sa inyong kahabagan, sa pag-aalaga, at kami ay ilalayo ninyo sa anumang uri ng kapahamakan na huwag kaming mahulog sa anumang masama o sa anumang kasalanan sapagkat sumasaamin sa aming puso ang inyong salita. At salamat Panginoon dahil ang lahat ng mga anak ninyo tapuspos ng inyong salita ay gagamitin at kikilos ang banal na Espiritu upang kami ay maging instrumento para sa kaligtasan, para po sa pagpapatotoo sa ibang mga tao upang dumating sa kanila ang pagpapala kung paano ninyo kaming unang pinagpapala. Kaya hayaan po ninyo, Panginoon, na amin pong panalangin ito ang siyang patuloy na maranasan ng bawat isa na ngayon ay nakikinig at pahalagahan namin ng lubos ang inyong salita. Hindi lamang dahil alam namin na mahalaga ito, kundi dahil ito ay aming ginagawa sa bawat araw ng aming mga buhay. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus. Amen.